kung yung pagkuha nga ba ng gastran ay makakaapekto ito sa pagkuha mo ng course mo pagdating sa kolehiyo. Von Bravo. So for today's video, ay alamin natin kung ano nga ba yung mga advantages ng pagiging isang gastro student, where you can also see on my title below. At dito rin ay pag-uusapan natin kung yung pagkuha nga ba ng gastran ay makaka-apekto ito sa pagkuha mo ng course mo pagdating sa kolehiyo. At bago ko simulan ng video ito, teka, kung kayo ay bago sa aking channel, so don't forget to subscribe and hit the notification bell para lagi kayong updated sa every upload ko. So ano pang hinihintay nyo? Without further ado, so let's get started! Maraming mga junior high school student na naguguluhan at nagtatanong, ano nga ba yung best choice strand na pwede nilang kunin when they are entering into senior high school? So pagkat dito rin nakasalala yung course na pipiliin nila pagdating sa college, at dito rin sila makakakuha ng advanced learning or tips kung ano nga ba yung nakapaloob sa kurso nila na kukunin nila sa college. Alam ko na kaya andito kayo ay para at subaybayan nyo kung ano nga ba yung mga advantages ng pagiging isang gas student. Tara na't ating simulan. Number 1, matututunan o malalaman mo ang mga specialized subjects na mayroon ang bawat strands. Sa UMS, ABM, PVL, ICT, Sports Track. Na kung mababansin mo na ang GAS din ay isang general academic strand, na kung bakit sinabi ko na matututunan mo lahat sa strand na to ang mga specialized subjects na mayroon ng bawat strand, sapagkat dito nakapaloob ang lahat ng iyon. Number 2, ang pagiging isang GAS student ay hindi nakakaapekto sa pagkuha mo ng kurso mo sa kolehiyo. Maaaring sabihin natin na magulo ang ating isip sa pagpili ng mga kurso, sapagkat alam natin na ang GAS ay isang undecided na kung saan hindi ka pa sigurado sa kung ano yung pipiliin mong kurso pag dumating ka sa puntong mag-i-enroll ka na sa kolehiyo. Maaaring magtaka o mag-alangan kayo na kung bakit ko nga ba nasabi na sa pagiging isang GAS student o pagkuha ng GAS tran ay hindi makaka-apekto once na kayo ay kukuha ng kurso na gusto nyo sa pagiging kolehiyo nyo. Ito po ay dahil sa subok ko na, on experience ko na sa pagiging isang GAS student ko, ay nakuha ko po yung course na gusto ko nung dumating na sa puntong mag-enroll na po ako sa kolehiyo. Maaaring sumagi din sa isip nyo na baka may mga ilang din na mga schools na kung saan ay mag-aaral kayo na hindi nila ina-accept na sa pagiging GAS student mo ay makukuha mo kung ano yung course na gusto mo. Ngunit base sa pagkakaalam ko po na sa dinami-rami ng mga nag-GAS na mga estudyante ay nakuha po nila yung mga course na gusto nila. At doon natin makikita o marirealize na ang pagkuha ng GAS strand ay hindi nakaka-apekto kapag tayo ay kukuha na po ng kurso na gusto natin pagdating sa kolehiyo. So bago tayo magpatuloy sa pangatlong advantage, ay ipaparating ko muna sa inyo o isasambitla ko na kung bakit nga ba sinabi ko sa number 1 na ang mga specialized subject ng bawat strand ay matututunan natin. Sapagkat kapag ito ay babaybayin na natin ang pagkakasunod-sunod ng advantages na ito, ay makikita natin o mauunawaan natin kung bakit ko nga ba sinabi ito. Number 3, maasang yung communication skills. Ang communication skills po ay nakapaloob dito ang public speaking o pag-arap sa maraming tao, debate, memorization at iba pa. Ito po ay forte ng mga UMS students o yung mga kumukuha ng UMS strand. Bilang isang GAS student ay maaari mo rin itong matutunan at mahasa mo ang communication skills kung paano ka makikipag-interact sa maraming tao. Another thing that you need to know ay kung bakit nga ba sinama ang communication skills, sapagkat ito ay magagamit nyo once ka kayo ay nasa kolehiyo, sapagkat marami sa mga professors or mga teachers ang may hilig magtanong o may hilig magpa-memorize and may hilig din magpa-public speaking at kung ano-ano pa na kung saan may kinalaman dun sa communication skills. Number 4, magkakaroon ka ng kaalaman in terms of marketing. Dito mo malalaman kung sakaling ikaw ay magtatayo ng business at kung paano mo mapapalago ang business mo at kung paano mo nga ba pagkakasyahin o mabudgetin ang iyong pera kapag sakaling ikaw ay magtatayo ng business. Ito po ay nakapaloob sa ABM Strand at ito po ay parte ng mga ABM students. Na kung saan, bilang isang GAS student ay matututunan o malalaman nyo rin po ang mga iyon. Sapagkat yung subject po na tinate nila patungkol doon ay ititake nyo rin po. At ito po yung business marketing. Bukod pa rito, matututunan nyo rin yung mga ibang salik na nakapaloob dito katulad ng business ethics. Yung mga principles, yung mga nararapat at hindi nararapat.
Fundamentals of Accountancy na ako siya tuturuan kayo kung paano mag-compute ng debit or credit, paggawa ng T-account na magagamit nyo kapag sakaling kayo ay magtatayo ng business o mapag-iisipan nyo na magtayo ng business. Patungkol ulit sa marketing, ay masasabi natin na maaari rin ito maging party ng mga TVL students o kumukuha ng TVL stud sapagkat kung sakaling sila ay magtatayo ng isang business company o restaurants at iba pa, ay maaari nilang magamit ito. Number 5, mahasa ang inyong utak pagdating sa matematika. Alam natin na ang matematika ay forte ng mga STEM students o kumukuha ng STEM stud. Na bilang isang gas student din ay matututunan natin kung paano mag-compute ng numero sapagkat ang gas stud din po ay mayroong mathematics subject. Ito po ay ang general mathematics. Mayroon sabihin natin na talaga naman na dapat lahat ng strands ay mayroong mathematics subject. Opo, yes po, tama po kayo dahil ito ay kailangan. Pero kung ating papasinin na kung bakit sinabi ko po ito, ay karamihan sa mga STEM students o kumuha ng STEM stud ay magagaling sa math at gusto pa nilang mahasa ang kanilang utak. Gayun din sa mga gas student na malalaman po nila ito. At yan nagtatapos ang aking vlog for this day. I hope na marami kayo natutunan sa ginawa kong videong ito. Inuulit ko kung kaya'y bago sa aking channel, so don't forget to subscribe and hit the notification bell para lagi kayong updated sa every upload ko. Hanggang sa muli, paalam!